Bitbit ni Hailey ang address ng hotel kung saan siya magsiservice sa gabing yun. At totoong overtime na siya dahil hanggang alas 7 lang naman ang gabi ang pasok niya. Pero heto't alas 8 na. Hindi naman niya matanggihan si Madam Salud, lalo na't galante daw ang sick na ito. Si Salud ay ang baklang may-ari ng salon na pinapasukan ni Hailey. Siguraduhin lang ni Salud na bibigyan siya ng malaking tip ng sick na to. Dahil pag hindi, ay never na itong makakakuha ng magandang serbisyo. Magaling yata siyang masahista. Nagsimula na siyang pumasok sa hotel. Room 128, bulong niya pa. At saktong nakabukas naman yun nang marating niya. Kaya inutusan niya na ang sarili na pumasok at agad na pinihit ang doorknob. Ay, lahulaw! Napasigaw siya sa pagkabigla. Oh shit! What are you doing here? Isang lalaki na walang saplot ang lumabas mula sa banyo na ngayon ay di magkanda ugagang takpan ang harapan. Mabilis namang napatalikod si Hailey. Saktong kapapasok lamang niya kasi noon sa silid. Kaya na-shock din siya. Mukhang nagkamali yata siya ng kwartong napasukan. Ang sabi ng boss niyang si Salud ay room 128 ang kanyang kliyente. Nagkamali ba siya ng kwartong napasukan? Eto na ba si Sik? Buong akala niya'y matanda. Pero shems, ang hat. Nakakapanindig ng kalamnan. Ay sorry ho sir, nagkamali ako. Akala ko room number 128. Late yung paghingi ng sorry. Pigil na pigil siyang huwag lumingon. Tila kasi napagkit ang kanyang isipan sa kahabaan ng lalaki at ang gwapong mukha nito. Yes, this is room 128. Pero dapat kumato ka muna. Hindi basta-basta ka nalang pumapasok. Alam mo ba kung ano pwede kong gawin sa'yo ngayon ha? Bulyaw nito sa kanya. Nagbabanta ang lalaki at hilang hakbang niya lang sa lalaki. Napapikit siya nang maramdamang may pumulupot ng malakas sa bisig niya sa kanyang likuran. Hinawakan siya nito sa batok at iniharap upang hagipin ang labi niya ng isang mapangahas na halik. Oh my! Ang tamis! Naparalisa siya sa kanyang kinatatayuan. Kasabay niyang nabitawan ang mga bitbit niyang kagamitan sa pagmamasahe. Sir, napasinghap siya nang ganapin ng lalaki ang maumbok niyang harapan. Tila gumapang na rin sa buong sistema niyang init na hatid ng lalaking gumagawa sa kanya ng kahalayan. Bakit parang nagugustuhan niya pa yata ang halik ng lalaki? May gayuma ba ang matamis nitong laway? Ni hindi nito pinakawala ng mga labi niya nang buhatin siya patungo sa ibabaw ng kama. At nang mailapag ay sabik na inangkin ang lips niyang parang uhaw na uhaw. At nang mailapag ay sabik na sabik nitong inangkin ang lips niya na parang uhaw na uhaw. Tangay na si Sik sa mabangong dalaga. Yakap niya ng mga sandaling yun. Niwala sa kanyang hinagap na aangkinin nito. Pero halos mabaliw siya sa lasa ng matamis nitong labi. May girlfriend na siya at malapit na silang ikasal. Pero hindi niya akalaing matutukso sa isang magandang babaeng may inosenteng mga mata. Halatang hindi pa nasasayaran ng kahit sino ang mga labi nito dahil hindi marunong humalik ang babae. Sir, habang nanunulak sa kanyang babae ay lalong mabubuhay ang kanyang pagnanasang angkinin nito. Mayaman siya at kaya niyang ibigay ang lahat-lahat sa babaeng ito kahit na alam niyang hindi naman ito bayarang babae. Kapalit ng kaligayahang idudulot nito sa kanya ngayon. Kahit ano, kahit magkano, nakahanda siyang ibigay basta magparaya lang ito sa kanya kahit ngayon lang. Tuluyang nadarang si Hailey sa mainit na halik at haplos ng estrangherong lalaki. Hindi niya akalaing mauuwi sa ganon ang trabaho niya. Hinayaan niyang damhin ang mga labi nito ang buong niyang katawan. Matapos tanggalin ang lahat ng saplot niya at tinugon niya ng mahihinang ungol ng kasiyahan ang haplos nito. Napangiwi na lamang siya nang maramdaman ang matinding kirot sa gitnang bahagi ng kanyang mga higa. It's okay.
May pagsuyong bulong ang kaniig nang makitang naglandas ang luha sa mga mata niya. Ba't naman ang sakit masyado? Huminto ito sa ginagawa at pinahid ang kanyang mga luha. Kalaunan ay pinaliguan siya ng halik sa mukha bago siya siniil muli ng kakaibang halik sa labi na tumupok na naman sa katinuan niya upang mawala ang kirot na nararamdaman. Kakaiba at di niya maipaliwanag ang sayang hatid ng halik na yon, kasabay ng mahihinang ulos nito sa ibabaw niya. Ano? Gulat na gulat si Lerma nang ikwentong nangyari sa kanila ni Sik. Si Lerma ay best friend niya at katrabaho din sa luxury salon na pinapasukan ng dalaga. Hindi ko alam bakla. Ang gwapo kasi, tapos ang bango pa. Hindi niya maituloy ang sasabihin dahil nagiinit ang kanyang buong muka. Ni hindi nga niya alam kung paano siya nakalabas sa kwarto nito na nagmamadaling umalis. Ang trabaho niya ay masahista, hindi tagapagbigay aliw. Nakakainis lang na isipin na ang bilis niyang bumigay. Grabe, daman niya pa sa kaloob-looban niyang lalaki. Naiwan pa sa buong katawan niyang sensasyon, hatid ng lalaki habang inaangkin siya. Ang mainit at mabango nitong hininga. Gusto niyang sampalin ang sarili para mawala yun sa kanyang sistema. At ano? Nandilat ang mga mata ng kaibigan. Ano, malaki, mahaba, sambulat niya. Nasampal siya nito ng mahina sa mukha. Gaga kang babae ka? Halika dito. Kinuha nito ang cellphone at tinipa ang buong pangalan ni Sik Puertes sa social media. Inistok nila ito ni Lerma at doon niya nakitang engaged na ang lalaki sa nagngangalang Summer. Parang tinarak ang puso niya. Ba't ganun? Bigla siyang nasaktan. Wala naman silang relasyon ng lalaking yun. Ni hindi nga nito nakuha ang pangalan niya. Oh, ano ka ngayon? Bumukha ka sa lalaking hindi mo kilala. Hindi mo nga alam kung sino? Pagalit na sabi sa kanya ni Lerma. Nauunawaan niya naman ito dahil halos kapatid na ang kaibigan sa kanya. Concerned lang ito sa kanya. High school pa lang sila ay kaibigan niya na ito. Takbuhan kapag may kailangan siya. Karamay sa lahat ng problema. Eh di wala, ano ka ba? Yung nangyari sa amin wala yun. Pareho namin ginusto yun. Saka isa pa, paalis na ako ng salon na pinapasukan ko. Baka mamaya kunin niya ulit ang serbisyo ko. Baliwalang sabi niya, kahit na ang totoo, gusto niya uling makita ang lalaki. Mabuti naman kung ganun, no? Naku, ewan ko ba sa'yo, Hailey? Marami namang nanliligaw sa'yo, pero ano, ayaw mo, pagkatapos dun ka bibigay sa engage na. Hay! Kuda sa kanya ng kaibigan. Hindi na lang siya kumibo dahil tama naman ito. Ngayon, kailangan niyang maghanap ng ibang mapapasukang salon. Hindi na siya babalik sa dati niyang pinapasukan. Sir, umalis na daw po sa luxury salon na pinapasukan si Miss Hailey. Napaangat ng tingin si Sik direkta sa taong nasa harapan niya. Bago ito napabuntong hininga, isang buwan ang nakakalipas simula ng huling maangki ng babae. Nung una, binaliwala niya lang ang nararamdaman sa pag-aakalang natural na last lang ang pangangailangan niya sa babae. Kaya sinubukan niyang sa ibang babae. Pero kahit gaano kaganda at kaseksi ang babaeng nasa harapan niya, ay tila ba may ibang hinahanap ang kanyang mga mata, ang kanyang katawan. Hailey, yon ang pangalan ng babaeng nakasama niya isang gabi. Pero buong buwan niya nang iniisip. Just find her. Kung kinakailangang halughugin mo ang buong mundo, do it. Babayaran kita. Utos niya sa lalaki. Pero sir, no but. Just do what I say. Itinaas niya ang kanyang isang kamay at itinaboy niya ito. Hi love, how are you? Sakto namang pagsulpot ng kasintahan sa kanyang opisina. Napakasopistikada nitong tingnan. Sa suot na off-shoulder floral dress. Umupo ito sa ibabaw ng mesa niya, saka naglambitin sa kanyang liig. Nang aakit ang mga matang tinitingnan siya. I'm busy, na ang ibig sabihin ay gusto nitong umalis dahil sa totoo lang,
unti-unti na siyang nawawala ng gana sa kanyang kasintahan at dahil yon kay Hailey. Si Hailey na hindi mawala sa isip niya. Ang mukha nito, gabi-gabi gusto niya itong makatabi, makaniig. That woman makes him crazy. Kailangan niya na itong makita. Kung hindi, siya na mismo ang maghahanap sa babae. Magbabayad siya kahit magkano sa kahit na sinong makakita lang sa babae. But I miss you, Zeke. Idinikit ni Summer ang labi nito sa labi niya. Pero mabilis na umiwas ang lalaki. Si Hailey ang gusto niyang halikan at hindi ito. Tumayo siya at lumayo sa babae. What's wrong with you, Zeke? 1 month ka nang malamig sa akin. Bakit ka ba ganyan? Naiinis na si Summer. I'm sorry, Summer, but I think I don't love you anymore. Naisip niyang makipaghiwalay na rito dahil ayaw niya namang lukuhin pa ito. What? How dare you doing this to me, Zeke? I'm perfect and there's nothing wrong with me. Hindi ka kawalan sa akin, tandaan mo yan. Pagmamarakulyo nito na nilapitan siya at sinampal ng 2 beses sa mukha. At pagkatapos ay basta na lang siya iniwanan ng masamang tingin. Bumuntong hininga siya and now makakapag-focus na siya sa paghahanap niya kay Hailey. Wala nang asungot. Marahan niyang hinilot-hilot ang nasaktan na pisngi sa tinamong sampal mula kay Summer. Masakit pero sa kabila nun, masaya siya para sa kanyang kalayaan. Hi kuya! Habang sinasalubong siya ni Sue, kagagaling lamang ng binata sa opisina, humalik kaagad sa kanya ang kapatid. Napakalambing nito, lalo na kapag may hinihinging pabor kay Zeke. Ito na lang ang naiwan sa kanila nang namaya pa niyang ina. Kawangis kasi ito noon. Siya naman ay kamukhang kamukha ng nasira niyang lolo. Hindi sa pagmamalaki ay gwapo siya. Hindi lang dahil sa pinag-aagawan siya ng babae noon. Playboy siya nung high school, pero nang iatag sa kanyang balikat ang responsibilidad ng kumpanyang naiwan ng kanyang lolo, ay kinalimutan niya na ang pambababae. At si Summer nga lang ang tumagal sa kanya ng 1 taon. Ang ama niya ay nasa ibang bansa, kasama ng isa pa nitong pamilya. Ewan kung playboy din ba ang mga ito, pero noong nabubuhay pa ang kanyang abuelo, talagang mga babaero nga daw ang mga puwertes. Totoo man yun or hindi, wala na siyang pakialam. Dahil para sa kanya, iisa na lang ngayon ang gusto niyang babae. Walang iba kundi si Hailey. Once na makita niya ito, pakakasalan niya na ora mismo. Kapag napasagot niyang dalaga at nasasabik na siyang makita ito. Ay, napakunot pa siya ng noo nang makita ang isang bagnitong katabi. At saan ka naman pupunta? Inginuso niya ang isang maliit na travel bag. Magta-travel? Ano pa ba? Yumakap ito at nginisihan siya. Bye kuya! Don't worry, nagpaalam na ako kay Lola. Saka nito hinila ang travel bag at lumabas na ng malakpintuan. Napailing na lang siya. Inuubos nito ang oras sa walang katuturang pagbablog. Instead na tulungan siya na magpatakbo ng kumpanya. Halos kagagaling lamang nito ng Baguio last week at heto, hindi niya alam kung saan na naman ito pupunta. Hindi niya din naman ito mapagbawalan sa kaligayahan. Kaysa magkulong ito at magmukmuk sa kwarto, ay hinahayaan niya na lamang gawin ang ikaliligaya nito hanggat wala itong ginagawang mali. Sue, tumawag ka sa akin ha? Pahabol niya sa kapatid. Yes kuya, I love you! Tugon naman sa kanya nang nakangiti at kumaway. Nang makasakay na ito sa taxi, ay hinanap niya na lang ang kanyang abuela at nakita niya ito sa malawak nitong garden na nasa kabilang bahagi ng mansyon. Yun naman ang palaging pinagkakaabalahan ng kanyang 65 years old na abuela, ang mangolekta ng iba't ibang halaman sa iba't ibang lugar, hindi lang sa Pilipinas, kundi pati na rin sa ibang bansa. Kaya naman nagmistulang garden ng Eden ang ganda ng bakuran nila, dahil sa namumulaklak na mga halaman.
Yun ang unang mapapansin kapag nasa terrace dahil matatanaw yun mula sa taas ng mansyon. Umalik siya sa abuela sa halip na mag-bless at may kasama pang yakap. "O ano po, nahanap mo na ba si Hailey?" pag-uusisa nito. 4 months na kasi niyang pinapahanap ang babae. Pero wala. Sa abuela niya unang nakwentong tungkol kay Hailey. Kaya excited din ang kanyang lola na makita ang babaeng ikinikwento dito. Matagal na kasi nitong gusto siyang magpakasal. At sinabi niyang kapag nahanap niyang babaeng ito, ay pakakasalan niya kaagad. Kaya naman ang lola niya, sabik na ding mamit si Hailey. Ang kaso, mukhang mailap at ayaw magpahanap. Ang hirap niyang hagilapin, lola. Pero hindi ako nawawala ng pag-asa. Ngiti niya rito. "Bilisan mo naman, apo. At ako'y atat na atat nang makita ang magiging apo ko sa tuhod." Natatawa ang kanyang abuela. Habang siya naman ay nakatingin lang sa mga nagagandahang bulaklak na nasa kanilang harapan. Iniisip kung kailan niya mabibigyan ng bulaklak si Hailey. Sana lang dumating na ang araw na magkita sila. "Hailey, magpakita ka na sa akin. Please," bulong niya pa. Samantalang si Hailey ay napagdesisyon ng umuwi ng probinsya ng Siargao matapos masigurong nagdadalang tao siya. Nag-resign na rin siya sa pinapasukang salon. Naunawaan naman siya ni Lerma dahil kapag malaki na ang kanyang tiyan, hindi na siya makakapagtrabaho pa at ayaw niyang iasa dito ang lahat ng pangangailangan niya. Maganda kung uuwi siya dahil naroon ang mga magulang na magbibigay sa kanya ng gabay sa pagbubuntis niya. Sa totoo lang, ni hindi niya alam ang gagawin. Pero sa kabila ng paggalito ay iniisip nitong ituloy ang kanyang ipinagbubuntis. May naipon naman siyang pera sa pagtatrabaho, kaya yun ang gagamitin niyang pampuhunan upang may pagkakitaan sa kanilang lugar. Hindi naman hikaw sa pera ang kanyang pamilya dahil may ate siyang OFW na buwan-buwang nagpapadala sa kanyang ama't ina. Kaya nga hindi siya obligadong magpadala sa kanilang lugar ng pera, kundi ang kinikita niya ay para lamang sa kanyang sarili. Ang plano niya kapag nakapanganak na siya ay iiwan ang kanyang anak sa kanyang ina at babalik sa Maynila upang sa muli ay magtrabaho. Minsan niya na rin pinagsisisihan na naibigay ang sarili sa hindi kilalang lalaki. Pero kapag naaalala niya ang matamis na gabing yun, ay kinikilig pa rin siya at namimiss ang lalaki. "Naku, Hailey, tigilan mo na yung kapapantasya mo, ha? Marahil na ikasal ng lalaking yun." Pinagalitan niya ang kanyang sarili habang nasa loob siya ng bus pauwi ng kanilang probinsya. Napatingin tuloy sa kanyang katabing dalaga. "Hi," ngiti niya na lang rito kahit hindi naman niya ito kakilala. Baka kasi isipin itong nababaliw na siya. 20 na. Tansya niya ay naglalaro ang edad nito sa 20. Maganda at suot pa lang, halatang mayaman. Hindi kasi yun galing sa ukay-ukay. Nakabots pang may takong ang babae na nakaminiskirt lang. Habang siya naman, naka-t-shirt at maong na pants at tinernohan ng sneakers lang. Simple lang naman talaga siyang manamit. "Hi, I'm Sue." Naglahad ito ng kamay at nginitian siya. "Isa akong vlogger, maganda raw ang Siargao. Kaya naisipan kong i-vlog ang nasabing lugar." Habang naglalahad ng kamay niya ay saad nito. "Hello, ako naman si Hailey." Napangiti siya sa friendly na dalaga, sabay abot ng kanyang kamay. "Nice to meet you, Hailey. Tutal, taga-Siargao ka? Pwede bang ikaw na lang ang maging tour guide ko? 2 weeks lang naman ako. Bibigyan kita ng 15,000 pagkatapos ng vlog ko." Masaya nitong sabi. "Teka, ganun kalaki para lang sa vlogs na yan? Kumikita ka ba dyan?" ang tanong niya. "Oo naman, sa mga viewers siyempre. Especially when I have more followers. Gusto mo isama kita sa vlog ko?" Pag-iinganyo pa nito. "Nako, huwag na. Nahihiya akong humarap sa camera. Pero sige, papayag akong maging tour guide mo dahil kailangan ko ng pera para sa dinadala kong baby sa tiyan.
sabay haplos sa impis pa niyang tiyan. Nagulat ito sa kanapatingin sa tiyan niya. You're married? Pero ba't hindi ka sinamahan ng asawa mo? Ang bad naman! Ang sarap ko to sana! Sabi nito, napagalit ang boses. Natawa siya sa sinabi ng dalagang katabi. Akala mo, pag nag-usap sila ay matagal na silang magkakilala. Ano ka ba? Wala akong asawa. Yung ipinagbubuntis ko na to, disgrasya lang. Nakita niyang nanlaki ang mga mata ni Sue at natuptop ang bibig nito. Sa ganda mong yan? Niloko ka pa ng boyfriend mo? Sa pagkagulat at sabi nito. Naku, hindi ko siya boyfriend. Ganito kasi yun. At isinalaysay niyang nangyari sa kanila ng estrangherong lalaki sa loob ng hotel. Iniwasan na lang niyang mabanggit ang pangalan bilang proteksyon na rin niya. Baka ipahunting siya ng lalaki at gawing tagapagbigay aliw. No way! Matapos niyang ikwento ang nangyari, ay naunawaan naman siya nitong kausap. At saka niyakap. Why don't you try to tell him the truth so he can help your situation? Malay mo, hindi po siya nakakasal. Besides, need ng ama ng baby mo. Payo sa kanya ni Sue. Napangiti na lang siya rito. Mukhang nakatagpo siya ng mabait na kaibigan. Gayunman, wala siyang planong sundin ang sinabi ng babae. Inanyayahan niya na rin si Sue sa kanila pagdating ng Siargao. Dahil ang sabi ng dalaga ay hindi pa ito nakapag-book ng hotel sa kanilang lugar. Bilang may extra naman silang kwarto, ay yun ang ibinigay niya rito. Si Lidyo ng kanyang ati Harleen na nasa ibang bansa. 2 linggo lang naman si Sue sa Siargao. Welcome din naman ito sa mga parents niya na agad namang pinakitunguhan ng maayos. Mabait naman talaga ang papa at mama niya sa kahit kanino. Dito yata siya nagmana. Bagamat wala siyang pasabi sa parents niya na uuwi siya, ay natuwa ang mga ito. May sari-sari store ang mama niya sa kanilang bahay dahil malapit sila sa highway. Ang ama naman niya ay karpintero, pero nakakaraos naman ang mga ito. Okay ka ba sa kwarto mo? Pag-aalala niyang tanong kay Sue. Hindi kasi yun ganun kalaki, pero maayos at malinis. Thank you, Hailey. Sana pala sinama ko si Kuya para na-meet mo siya. Tingin ko bagay kayo. Kinikilig ito. Napangiti siya. Kung hindi kasing gwapo ni Sik ay wag na lang. Hindi siya interesado. Saka paano naman siya tatanggapin nun? E buntis siya. Sige, maiwan na kita. Pagpapahinga na rin ako sa silid ko. Sabi na lang niya na tumalikod na. Kinabukasan, maagang umalis si Sue dahil gusto nitong maabutan ng sunrise view. Malapit sa dagat ang first destination nito. Surfing capital of the Philippines ang Siargao. Kaya naman, ang napili nilang dalawa ay ang dinadayong beach sa kanila. Thank you, Hailey, ha? Kapwa na sila nakaupo sa ilalim ng puno after ng vlogs nito. Siya ang tagahawak ng kamera habang nakatuto kay Sue. Nakasalukuyan silang umiinom ng buko juice at tinatanaw nila ang mga nagsuswimming sa dagat. 9:00 na kasi yun. Huwag kang mag-thank you. May bayad ang serbisyo ko. Pagbibiro niya. Ngumiti ito. I know, but I still thank you for being friends. Alam na ba ni na tito ang tungkol sa baby mo sa tiyan? Pagkuway tanong. Tita na ang tawag nito sa mama niya. Ganun pala talaga pag vlogger. Friendly. Dahil pansin niya kay Sue, kanina lahat ay kinakawayan at nginingitian. Hindi pa. Hindi ko nga alam kung paano ko sasabihin. Nang hindi sila ma-disappoint sa akin. Eh sino bang hindi? Ang maganda nilang anak, binuntis ng kung sino. Naawa itong tinignan siya. Pwede kitang tulungan. You can raise your child not letting your parents know. Ang kaso, sasama ka sa akin sa Maynila. Sa bahay ka titira until makapanganak ka. I have lots of money. Nakukuha ko yun mula sa kuya ko. In just one click, by tenderization, tumawa ang dalaga. Pero alam niyang seryoso. Naku, wag na. Hindi ko naman balak ilihim sa parents ko to. Pero may gusto sana akong hilingin, Sue. After ko makapanganak, pwede mo ba akong tulungang makahanap ng trabaho? Yun na lang ang naisip niyang i-request. Malapad ang ngiti nitong itinugon sa kanya.
maybe. My kuya will surely help you highly. No problem. Just call me this number. Tabay abot ng calling card sa kanya na kinuha mula sa naka-insert sa wallet nito. Nakahinga siya ng maluwag. Abot-abot ang pasasalamat niya. Nung una ay sumama ang loob ng mga magulang ni Hailey. Matapos mapag-alamang nagdadalang tao siya. Pero naglaho ang sama ng loob ng kanyang parents pagkakita sa mga anak niya pagkasilang niya rito. Tama, mga anak. Dahil hindi nag-iisang kanyang anak, kundi dalawa. Napuno ng kaligayahan sa bahay nila nang magsilang siya ng dalawang malusog na baby girl. Umiyak sa kaligayahan ng kanyang ina nang kauna-unahang kargahin ang kambal niya. Ang ganda nila, pinaghalong mukha nilang dalawa ni Sik. Kaya pala kakaibang laki ng kanyang tiyan noong ipinagbubuntis niyang mga anak dahil dalawa pala ang nasa kanyang sinapupunan. Pinangalanan niyang Lovely at Honeyly ang kambal bilang isa yung bunga ng kanyang karupukan. Pero buong puso niyang minahal at bubusugin niya ng pagmamahal ang mga ito kahit malayo sa ama. Katuwang niya sa pag-aalaga ang kanyang ina sa dalawang baby. Kahit naman hindi alagain ang mga ito, maghapon ngang tulog ang dalawa na tig-isang duyan, kaya malaya silang nakakakilos. Oh my God! What a cute baby! Bulalas ni Sue sa pagkakita sa kambal. Ka-video call niya kasi ang kaibigan. Simula nang bumalik ito sa Maynila, lagi itong tumatawag sa kanya upang mangumusta. Mas madalas pa nga silang mag-usap ni Sue kaysa sa kaibigang si Lerma. Nauunawaan niya naman yun dahil busy sa trabaho. Pero tinulungan siya sa financial nang makapanganak siya. Lalo na at sisaryan siya ng iluwalang kambal. Kinulang pa nga ang ipon niya at nakapagpadala rin ng perang kanyang ate Harleen dahil sa laki ng bill sa ospital. Salamat, Sue. Tama ka, ang cute nila. Puno ng kaligayahan ang puso niya habang pinagmamasdan din ang kanyang mga anak. So paano? You really need to work hard for them? Kailan ka ba babalik ng Maynila para makausap po na si Kuya? I'm sure, mabibigyan ka niya ng trabaho, sabi pa ni Sue. Napabuntong hininga siya sa narinig. Napapansin niya kay Sue na gustong gusto siya nitong ereto sa kapatid. Siguro pagkalipas pa ng 3 buwan, magastos kasi sa gatas at diapers ang 2 baby ko. Kaya kailangan ko nang maghanap ng trabaho, tugon niya na lang. Kung ang kapatid nga nito ang makakatulong sa kanya para mabigyan siya ng regular na trabaho at malaking sweldo, siguro ay hindi niya na kailangan pang magpatumpik-tumpik pa. Alright, basta call me if you need anything ha. Kung malapit lang ako sa baby, gusto ko silang makita personally. Hope one day makapasyal ako dyan. Bye for now, Hailey. Nasa Cebu kasi ako para sa vlog ko. Bye! Nakangiti siya ng patayin ang linya. Pagkuway, emosyonal na tiningnan ang duyan kung saan nahihimbing na natutugang ang kanyang mga anak. Hanggat maaari ay ayaw niya itong iwan dahil mamimiss niya ang mga anak pero kailangan niyang magtrabaho. Paglipas pa ng 3 buwan ay maligalig na ang kanyang mga anak. Pero carry lang, malulusog at sobrang cute na nakakatuwa kasi ang mga ito. May pagkakataon na napupuyat sila dahil ayaw magpatulog sa gabi. Sa loob ng 3 buwan, ang ate Harleen niyang gumastos para sa gatas at diaper dahil hindi birong magpagatas ng 2 sabay. Ang sabi na lang niya, kapag nagkaroon siya ng baho ay babayaran niyang kapatid. Pero kung todo tanggito, dahil ang perang pinapadala ay talagang para sa kambal. Kaya naman sobra-sobra siyang nagpapasalamat sa kapatid. Anak, naihanda ko nang dadalhin mo patungo Maynila, sabi ng kanyang ina. Ngayon ang alis niya, pabalik ng Maynila upang magtrabaho. Nakausap niya na si Lerma at dun siya tutuloy muli sa apartment nito habang wala pa siyang trabaho. Katunayan, kay Lerma siya nang hiram ng pamasahe. Dahil nahihiya siya sa kapatid at mas lalong nahihiya siyang lumapit kay Sue. Hindi niya alam kung bakit. Ma, sure ka kaya mong alagaan ang kambal? Alanganin niyang tanong.
Nandiyan naman ang papa mo, katuwang ko. Kung hindi ka magtatrabaho, paano naman si Lovely at Hanely? Tatlong buwan pa nga lang sila'y malakas na magdede. O paano pa kung mag-isang taon na? Natatawang paliwanag ng kanyang ina. Emosyonal siyang yumakap dito. Napakaswerte niya pa rin sa lahat. Sa mabait na kapatid, sa mga kaibigan, kahit na hindi swinerte sa first love niya. May magulang naman siyang supportive. Sige na anak, at baka gabihin ka pa. Hindi na kita maiahatid sa sakayan at hindi ko maiiwan ang kambal. Mamaya pa darating ang ama mo, pagtataboy nito sa kanya. Nilapitan niya ang mga anak at umiyak at hinalikan ang mga ito. Magtatrabaho lang si mama ha. Magpakabait kayo sa lola ninyo. Huwag niyong pahihirapan. Pangaral niya sa mga ito matapos halikan. Bye ma. Sa kanya kinuha ang bag na pinaglalagyan ng kanyang mga gamit at tuluyan ng lumabas. Kinawayan na lang siya ng kanyang ina, lalo na at busy ito sa tindahan. Nag-tricycle siya patungong sa kaya ng bus, pa Maynila. Pagkarating ay kumuha agad ng tiket. Nasaan ka na ba? Excited na tanong ni Lerma sa kanya. Ito kasi ang susundo pagdating niya sa Maynila. Ayaw niya na sanang magpasundo. Pero makulit talaga ito. Malapit na. Tugon niya na natatanaw niya na nga ito sa waiting area. 35 hours ang kanyang biyahe, kaya lantang-lanta siya. Mabuti naman no, 2 oras na ako rito. Nasa tono nito ang paninisi. Oo na, tanaw na kita. Ibababa ko na to. Bye! Sabi na lamang ni Lerma. Pagkababa ng linya ay agad na kinuhang kanyang travel bag. Nag-iisa lang naman yun. May iilang pasahero na nagmamadali ring bumaba ng bus dahil naiihina ang mga ito. Siya naman sumabay sa agos ng mga pababang pasahero. Sa wakas! Nakita uli kita, friend! Niyakap siya kaagad nito na tila ba miss na miss siya. Na-miss din kita. Naginantihan niya ng yakap. Halika, kumain tayo sa Jollibee at ikwento mo sa akin ang 2 kambal. Hinila siya nito matapos kunin ang bag. Hindi na siya nagpakipot pa at hindi naman siya nagkaroon ng pagkakataong kumain dahil wala siyang gana. Hinihintay ka na nga pala ni Madam Salud habang kumakain, nasabi nito. Alam mo namang ayokong bumalik doon, tugon niya. Hello, 1 taon na mahigit ang nakalipas. I'm sure di ka nahanapin ang papasik mo, no? Siguro naikasal na yun ngayon, koda pa nito. Nasaktan siya sa sinabi nitong kasal. Sisi kasi ang unang pumasok sa isip niya habang pabalik siya ng Maynila. Ngayong nahihirapan siya sa gastusin ni Lovely at Hanely, parang gusto niya nang lumapit sa ama nito para humingi ng tulong pinansyal. Sustento na lang ang habol sana niya. Total naman ay may asawa na ito ngayon. Pero nagdadalawang isip siya dahil baka kunin nito ang kanyang anak. Okay naman kay Madam Salud. Iniisip ko lang, hindi makakabuhay ng 2 anak ang sweldo, ang sabi niya. So paano yan? Problemado na rin itong tinignan siya. Grabe na mo kasi ang punlang ibinaon sa'yo ng sick na yon. Dual pa talaga? Ay! Himutok pa nito. Nag-init tuloy ang magkabilang pisngi niya dahil kasabay niyang naalala ang gabing yon sa kanila ng lalaki. Huwag mo na ngang i-remind bakla, kinikilabutan ako. Isa pa, may kaibigan ako makakatulong sa akin na mabibigyan ako ng trabaho. Kaya huwag ka nang mag-worry. Nang maalala si Sue, ay kinuha niya ang kanyang lumang cellphone at i-denial ang number nito. Nakailang ring pa lang ay sinagot na kaagad ng babae. Hello Sue, nakabalik na ako ng Maynila, bungad niya. Sukat akalaing tumili ito. Kasalukuyan noong nasa beranda si Sik, kaya dinig niya ang matinis na tili ng kapatid. Wala kasi yung 1 dipang layo sa kanya. Sa gulat ay napasulyap siya rito at napailing. Kahit nasa bahay ay ginagawa pa rin niya ang trabaho sa opisina, kaya busy siyang nakaharap sa kanyang laptop. Naisipan niya na lang itong bitbitin sa kwarto at doon na lang sana itutuloy ang ginagawa. Nang marinig niyang may binanggit itong pamilyar na pangalan. Okay, I'll pick up you tonight, Hailey. Nahinto siya sa paglalakad at pumihit pabalik kay Sue.
para alamin kung hindi nga siya nagkakamali ng dinig sa pangalang binanggit. Pero saktong papalapit ito sa kanya at naglalambing na niyakap siya. Kuya, can I ask you a favor? Hinila siya nito papunta muli sa bench habang nakaangkla pa rin ang kamay sa kanya. Pera na naman, naisip nitong itanong. Nakita niya itong nagtaas ng kilay. No! Bagong gadget, tanong niya pa. More than that, kuya. Kasi one of my friends are looking for a job. So baka may bakante sa company mo. She's really needs it right now. Pwede ba yung kuya? Naglalambing na naman ito. Yung tipong hindi niya kayang matanggihan. Okay, I want to meet her first. Pumunta siya sa office ko bukas. Sabi na lang niya. Kilala niya ito sa pagiging makulit at mahirap tanggihan. Maliban doon, interesado siya sa pangalang Hailey na binanggit nito kanina. Almost 1 year niya nang pinapahanap ang babae. Pero wala, kaya umaasa siyang iisa ang Hailey na kilala nila. Dahil kapag nagkataon, eto na yun. Hinding-hindi niya na ito pakakawalan pa. Talaga? Natuwa naman si Hailey sa ibinalita sa kanya ni Sue ng gabing yun nang magkita sila. Mabait din pala ang kuya nito. Salamat naman kung ganun. Yeah, kaya bukas, agahan mo ha, pumunta ka sa office ni kuya. Come here, bibili tayo ng formal suit mo para sa'yo. You know what? Kasi kasama yun sa qualification ni kuya bilang isang empleyada. Kailangan maganda ka. Bilang tugon na lamang ni Sue sa kanya, hindi na siya kumontra pa. Ang isiping magiging isa siyang office girl ay excited na lamang siya. Pero parang hindi naman yata pang opisina ang binili nito sa kanya. Dahil isa yung tool dress na umaabot lang sa gitna ng kanyang hita. At nagmistula siyang 15 years old. Wow! Napangyui siya sa reaksyon nito. I'm sure, magugustuhan ka ni kuya. Nakangiti at sayang-saya ito habang pinagmamasdan siya ngayon. Habang sinusukat ang napili nitong damit para sa kanya. Ano bang ibig mo sabihin? Kunot noon niya. I mean, magugustuhan ka niya. Iha-hire ka noon, that's it. Maluwang ang pagkakangiti nito. Umamin ka nga sa akin, Sue. Inirereto mo ba ako sa kuya mo? Hindi na siya nakatiis. Of course not! Pairap nito. Kung ganun, bakit kailangan ko magpasexy sa harapan niya? Nag-a-apply ako ng trabaho, dapat formal. Nasa tono niya ang pagkadismaya. Well, si kuya kasi mapili yun sa girl. Since sexy ka naman talaga, kahit ano pang isuot mo, kaya mas maganda kung mas lalo kang sexy. Halika na, basta wear that dress tomorrow, hindi magtatampo ako sa'yo. Wala na siyang nagawa pa at hindi na rin siya sumagot. Kung yun ang magiging daan para magkaroon siya ng magandang trabaho, bakit hindi? Nang umuwi ay nagpahinga na siya kaagad para naman bukas maihanda niya ang kanyang sarili. Maaga din siyang gumising kinabukasan para maghanda ng resume na ipapasa. Nadat na niya pa si Lerma na nagkakape. Good morning, bakla. Anong sabi ng Sue? Pag-uusisa nito. Aprobado na sa kuya niya, kaya nga heto, maaga akong pinapupunta sa opisina. Nagtimpla na rin siya ng kape para sa sarili. Good luck ha, masaya ako para sa iyo. Kung may maitutulong lang talaga ako, pero bakla ha, remind ko lang, baka mamaya gwapo itong kuya ni Sue at bumukaka ka na naman. Sinabayan nito yun ng tawa. Pero alam niyang may laman ang sinasabi nito. Bakit hindi? Kung mayaman, sinakyan niya na lang ang sinasabi ng kaibigan. Kaya automatic ay naibugan nito sa mukha niya ang hinigop na kape. Ano ba bakla? Irritable siyang nagpunas ng sarili sa pagkagulat. Siyempre, biro lang naman ang sinabi niyang yun. Pero sineryoso nito. Pagkatapos ano, may lalabas na namang kambal dyan sa matres mo. Huwag tigil-tigil ka, Hailey, ha? Hindi ka nakakatuwa. I-focus mo yung sarili mo kina Lovely at Hanely. My goodness! Tahiin mo yung Mother Earth mo, ha? Koda nito na dinaig pa ang mama niya. Oo na. Subukan mo kasing tumikim bakla para malaman mo kung anong pakiramdam nang marating ang langit. Puro ka work? Lihim siyang natawa sa reaksyon nito. Kaya inasar niya na lang si Lerma. Napikon ito at hinabol siya ng hampas, pero maagap siyang nakapagtago sa loob ng banyo. Dibali na lang, masaya ako sa single life ko, at least hindi masakit sa banks.
Pakibilisan na tinatawag ako ng kalikasan. Kalampag nito sa pinto na tinatawanan niya na lang ang kaibigan. Pasado alas 9 nang tumawag si Sue at paalis na daw ang kuya nito. On the way na rin siya. Tinandaan niya na din ang address na ibinigay ni Sue sa kanya kagabi. Saktong pababa na si Hailey ng taxi sa tapat ng mataas na building ay kinabahan siya sa sobrang excitement. Mayaman pala talaga si Sue. Imagine, may-ari ito ng mataas na gusaling yun. Napapatulala na lang siya habang nakatingala sa mataas na parte ng building. Hindi niya malaman kung ilang palapag yun. Napabuntong hininga pa siya nang pumasok sa loob ng gusali. Nagdasal na sana'y matanggap siya sa araw na yun para sa kanyang kambal. Nang biglang may bumangga sa kanya ng malakas. At dahil sa mataas na tako ng sapatos na binili ni Sue para sa kanya, ay natimbuang siya. Tila nabalian yata siya ng buto sa kanyang paa. Mabuti na lang at maaga pang lalaking bumangga sa kanya. Mabilis siya nitong nasalo at sa isang iglap ay nasa bisig na siya nito. "I'm sorry, miss." Tila pamilyar sa kanyang boses na narinig nang magsalita ang lalaking may hawak sa kanya ngayon. Napatitig siya sa mukha nito. At ganun na lamang ang gulat nila pareho nang magtama ang kanilang mga mata. "Sick? Hailey?" Nagpumiglas kaagad si Hailey sa pagkakayapos ng lalaki matapos itong makilala. Dahil sa matinding pagkagulat, pero mas napahiyaw siya nang kumirot ang kanyang paa matapos yung iapak sa simento. "Don't move!" Kasabay nun ang pag-angat niya sa ere dahil binuhat lang naman siya ng lalaki. Sa nangyari, nakaagaw sila ng atensyon sa mga tao sa loob ng gusaling yun. Ang iba'y nagtataka at ang iba ay nagtaas ng kilay at ang iba naman ay namangha. Ibig sabihin, kilalang kilala si Sik sa lugar na yon. "Bitiwan mo ko!" Nasa elevator na sila nang muli siyang magpumiglas. "Diyos me!" 1 year nang namagitan sa kanila ng lalaking ito. Pero yung epekto sa kanya, parang kahapon lang nangyari. Ang lakas ng kabog ng dibdib niya at nanginginig ang kalamnan niya. Tila wala itong narinig hanggang sa hinampas niya ito ng hinampas sa kamay at braso. Dahil buhat-buhat pa rin siya ng lalaki na parang bagong kasal sila. "Marami akong gustong sabihin sa iyo, Hailey. Please, calm down. Wala tayong pag-uusapan. Bitiwan mo na ako. Baka makita tayo ng asawa mo." Nag-hysterical na siya. Bakit ba ang lakas nito? Bakit ba hindi siya makawala dito? Kahit anong gawin niya. Hanggang sa naramdaman na lang niyang inangkin nito ang labi niya. Sakalang siya natigilan at nanlaki ang mga mata. Kasabay nun ay tila nang hina siya. "Oh my! Ayoko maulit ang nangyari sa amin noon. Pero pakiramdam ko, mauulit na naman." Bulong sa utak ni Hailey. Baka paglabas niya ng gusaling yun, automatic, may kambal na naman sa loob ng matris niya. Papaano na lang? Iwas na iwas si Hailey na huwag mapatingin sa binatang kasama niya sa opisina ngayon. Doon kasi siya nito dinala at kasalukuyang hinihilot ng binata ang nasaktan niyang paa habang nakatingin sa kanya si Sik. Sino bang mag-aakalang kapatid pala ito ni Sue? "Ay, Cass, bakit ba ang gwapo ng lalaking ito? Ni walang nagbago sa loob ng isang taon." Kausap niya sa kanyang sarili. Asiwang-asiwa siya sa ginagawa nito. Habang hawak ang isa niyang paa at hinihilot ng lalaki, ay nakatitig ito sa kanya. Hindi niya ma-imagine na hinihilot siya ng isa sa pinakamayamang tao sa bansa. Boss lang naman ito ng mga employee ron. Pero tila sinasamba siya. "Masakit pa ba?" Tukoy nito sa paa niya. "Hindi na, salamat." Ngumiti ito sa kanya. Kaya lumihis ang tibok ng puso niya. Binitawan nga nito ang paa niya pero lumapit naman yon sa nanlalamig niyang kamay. Saka umupo sa tabi niya. Ni hindi pa siya nakakabawi nang kabigin siya nito. Namimihasa yata itong lalaking ito sa kanya. "Hailey, alam mo bang matagal na kitang hinahanap? Simula nung may nangyari sa atin, hindi ka na mawala sa isip ko." Seryoso ang tono nito.
Kaya kinabahan na naman siya. Tama bang ipaalala nito ang karupukan niya? Hindi niya na maintindihan halos ang sinasabi nito. Mas aware kasi siya sa ayos nilang dalawa. Nakadikit lang naman ang mabango nitong katawan sa kanya. Para silang magkasintahan na nagsusumpa ang magsasama habang buhay. Ang lapit ng mukha ni Sik sa kanya na tila may plano na namang tukain siya. Teka nga lang Sik, may asawa kang tao. Ubod ng lakas nitong itinulak pero bahagya itong natinag. Napakunot noo ito. Sino naman nagbigay ng ideya sa iyong may asawa ko? Ikaw ang gusto kong pakasalan, Hailey. Seryoso pa rin yun. Napamulagat siya, saka hinawakan ang kamay nito at inalam kung may suot itong singsing. Pero wala siyang nakita. Hindi kayo ikinasal nung nagngangalang Summer? Wala sa sarili niyang tanong. Ngumiti ito bago umiling. And now, marry me, Hailey. Dahil hindi na kita hayaang makawala pa sa akin. Alam mo bang pinag-antay mo ko ng isang taon? Naiinis nitong Saad. Napataas naman siya ng kilay niya. Aba, malay ko ba kung single ka, no? Iniisto kita sa social media at nakalagay dun engaged ka na. Mas nainis siya. Really? Ginawa mo yun? Ngiti nito. Oo naman, kaya nga lumayo ako sa'yo. Okay, fine. I'm sorry. Ba't kasi iniwan mo ko kaagad after ng gabi yun? Pagkagising ko wala ka na. Hindi ako nakapag-explain sa'yo. Niyakap na naman siya nito. Ang sarap ng pakiramdam habang nakadikit siya sa dibdib ni Sik. Pero nang maalalang hindi niya boyfriend ang lalaki, ay itinulak niya muna ito. Bakit na naman? Pwede bang hayaan mo kong yakapin ka, Heidi? Sobrang namiss kita. I love you. Mahal mo din naman ako, diba? Please, marry me. Pagmamakaawa nito na parang nahihibang. Mahal agad? Ganun kabilis? Pero sa bagay, may anak na sila ngayon. Ngayon pa ba siya magpapakipot? Hindi na, no? Kaya naman, on the spot, sinagot niya rin ito ng I love you too. Ano? Siyempre, gulat na naman ang best friend niya nang ibalita ang magandang nangyari sa pag-a-apply kanina. Sa halip kasing makahanap ng trabaho, ay boyfriend ang natagpuan niya. Hindi nga lang niya naikwento kay Sue na kapatid pala nito ang ama ni na Lovely at Hanely dahil nasa bataan ng babae para na naman sa vlog nito. Oo bakla, imaginein mo, 1 year magtatagpo kami. Para siyang nangangarap ng gising na tumingala pa. So anong plano niya sa'yo? Alam na ba niya ang tungkol sa kambal? Pag-uusisa ni Lerma. Saka ko na ipapaalam sa kanya ang tungkol sa kambal kapag sure na kaming dalawa. Yung sigurado na siya sa akin. Mamaya kapag nalaman niya may anak kami, baka sa bata na lang siya magka-interes. Alam mo na, ayoko mawala sa akin ng mga anak ko. Paliwanag niya. Nag-thumbs up ito. Maswerte ka pa rin bakla. Mayaman pala itong Sik na to. Kaya kapag inaya ka magpakasal, huwag ka na magpatumpik-tumpik. Tumango siya, saka iniwan ito. Susunduin niya pala ako ni Sik bakla ha. Baka bukas na ako umuwi. Magdidilig lang ako. Pagbibiro niyang tinungo ang banyo habang may malapad na ngiti sa lapi. Naramdaman na lang niyang binato siya nito ng kung ano matapos lumagabog ang pintuan ng banyo. Natatawa na lamang siya, tawang may kasamang kilig. Isipin pa niyang magkakasama sila ni Sik magdamag. Sino bang hindi kikiligin? Pero ang point niya, iniinggit niya lang ang kaibigan. I miss you babe. Salubong sa kanya ni Sik nang sunduin siya kinagabihan. Mainit na yakap kaagad ang iginawad nito sa kanya at damping halik sa pisngi. Nasa kwarto na si Lerma at umalis kaagad sila. Ang sabi ni Sik, ipapakilala siya nito sa abuela at doon din sila magdi-dinner na dalawa. Naiilang pa rin siya sa lalaki pero kapag kumikilos ito ay parang kilalang kilala na siya. Pagpasok ng sasakyan ni Sik sa malawak na garahe sa malaking bahay ay ganun na lamang ang panlalaki ng mga mata niyang napanganga. Sa TV niya lang nakikita ang ganong kalaking bahay. Halika babe, binuhat siya nito pababa ng sasakyan. Ganito ka kayaman, Sik? Hindi niya maiwasang itanong sa binata. Bahay to ng abuelo at abuela ko. Hindi ako mayaman kundi ang angkan ko.
paliwanag nito. Napaka-humble naman ni Sik. Iniisip ba nitong pipirahan niya kaagad ito? Nagkibit-balikat na lang siya at pumasok sa loob ng maganda at malaking bahay. Wow! Palatak niya nang makita niyang mamahaling chandelier na nakasabit sa gitna ng kisame. May mga munting ilaw na nagbibigay liwanag sa buong sala. Mabuti na lang talaga at maganda ang suot niya. Hindi alanganin sa lalaki. Salamat naman sa kapatid nito. Hello, Iha? Ikaw ba si Hailey? Noon ay lumapit ang abuela ni Sik. Kaya nabaling ang atensyon niya rito. Ay, Lola. Agad siyang nag-bless sa matanda. Lalong lumapad ang ngiti nito nang hinawakan ang kamay niya at igineya siya patungong komedor habang kasabay niya si Sik sa kabilang side. Alam mo, nararamdaman ko, ikaw talaga ang magbibigay sa akin ng apo sa tuhod. Natatawa ito kaya lihim siyang napangiwi. Meron na kasi itong apo sa tuhod. Hindi lang isa, kundi dalawa pa. Pero hindi na lang siya kumibo sa sinabi nito. Wala siyang balak sabihin ang tungkol sa kambal. Gusto kita, Hailey, para sa apo ko. Nung kabataan ko, ganyan na ganyan ako kaganda sa iyo. Mamaya'y ipapakita ko sa iyo ang lahat ng mga larawan ko noong kabataan ko. Pero kumain na muna tayo. Nagmistula siyang 5 taong gulang sa bahay na yon. Habang kumakain, dahil pinagsisilbihan talaga siya ng nobyo. Dagdagan pang mabait ang lola nito, kaya madali siyang nakasundo ng matanda. Sadya palang mabait ang family ng nobyo, dahil si Soy ay ganun din kabait. Siguro, magugulat ito kapag nalaman na ang inireretong kapatid nito, ngayon ay kasintahan niya na, at siya palang ama ng mga anak niya. Habang pinapakita ng abuela ni Sik ang picture noong kabataan niya, ay daman niya ang pagkakaroon ng abuela. Bata pa kasi siya noon nang mawala ang kanyang lola. Kaya kahit papano, maswerte si Sik dahil kasama pa nito ang abuela. Pasensya ka na kay lola, ha? Palibasa bihirang magkaroon ng ibang tao sa bahay. Kaya sinusulit ko na. Natawa si Sik habang iginigiya siya palabas ng bahay. Sa totoo lang, itinakas lang siya nito. Okay lang, Sik. Nagustuhan ko si Lola. Mabait siya. Inalalayan na siya nito na makasakay ng kotse. And now, it's my turn para masolo kita. Ngumingisi ito habang binubuhay ang makina ng sasakyan. Napangiti din siya. Kung ano man ang iniisip ni Sik, ay gusto niya yon. Nang marating nila ang kondo ng nobyo ay iginiyak kaagad siya nito sa loob. Ilang beses mong dinala dito si Summer? Tanong niya habang iginagala ang paningin sa kabuuan ng lugar na to. Bagamat hindi malawak ay maganda naman yun. Kompleto sa gamit at may nag-iisang silid. Ayoko siyang pag-usapan, Hailey. Let's talk about us, okay? Masuyo siya nitong dinala sa silid. Magpahinga ka na. I'm sure pagod ka. Nagubad na ito ng sapatos at kasunod ng polo. Tahimik siyang nanunood kay Sik na halos hindi niya maikurap ang kanyang mga mata. Tanging boxer short na lang ang itinira nito bago siya nilapitan. At napapalunok siya nang mapasulyap siya sa V-line nito. Matulog na tayo, babe. Inalalayan siya nitong humiga sa kama. Eto pa mismo ang nagtanggal ng suot niyang sapatos. Inihanda niya na ang sarili sa mangyayari sa pagitan nilang dalawa. I miss you so much, Hailey. Be ready. Babawiin ko yung 1 year na wala ka. Yun lang at siniil na siya nito ng halik sa labi. Walang pakipot na tumugon siya kasi naman na-miss niya rin ito. Hindi na mahalaga sa kanya kung pagkatapos nun ay magsisilang siya ng triplets. OMG! Tama ba itong nakikita ko? Kuya? Hailey? Bulalas ni Sue nang makita silang magkatabi ni Sik sa sofa. Magka-holding hands pa sila noon at nagtatawanan. Kaya naman laking gulat ni Sue na kadadating lang. Nabitawan kaagad nito ang dalang travel bag at nag-usyoso sa kanilang dalawa. Hindi siya makatugon noon dahil sa reaksyon ng kaibigan. Well, yes, Sue, kami na. Thanks to you. Dahil ikaw ang nagbalik, siya ang babaeng matagal ko nang pinapahanap 1 year ago. Si Sik ang sumagot na nakangiti habang kinakabig ang ulo niya at dinampian ng isang halik sa labi.
1 year ago? Inulit pa nito ang narinig mula sa kapatid, habang tila nag-iisip. Which means, ikaw ang ama ng kambal ni Hailey? Nang makalkula sa isip nito, ay bulalas ni Sue. Pinandilatan niya bigla si Sue, hoping na mauunawaan siya nito. Pero hindi nangyari. Wala pa kasi siyang balak sabihin sa lalaki ang tungkol sa kambal. Twin? Sa kanya nakatingin si Sik. Napangiwi na lamang siya sa nagtatanong nitong tono. Yes kuya, look at this. Kinuha nitong cellphone at ipinakita si Lovely at Hanili. Ang larawang yun ay karga niya pa ang isang anak habang nasa duyan si Lovely. Ipinasa niya yun kay Sue bago siya noon lumuwas ng Maynila. Nang makita ni Sik ang larawan ng kambal ay halos maluha ito na sinunggaban siya ng yakap. Napaunat na lang siya sa kinauupuan. Hindi na niya maitatago pa ang tungkol sa anak niya. Sana lang, huwag itong kunin sa kanya ni Sik at hindi niya kakayanin. May twins tayo, babe. Ba't di mo agad sinabi sa akin? Nanginginig na boses nito. Kaya ba may... Tinakpan niya ang bibig nito at baka marinig pa ni So ang namagitan sa kanila nung isang gabi. Sabihin mo na, Hailey, si kuya ba ang ama? Sabi yung lalaking kunikwento mo na nakadisgrasya sa'yo. Dahil kung siya nga, babatukan ko siya. Naiinis na tono ni Sue. Lumayo muna siya sa dalawa bago sumagot. Sige na, aaminin ko na. Siya nga ang ama ni Lovely at Hanili. Mabilis siyang nilapitan ni Sik at mahigpit na niyakap. Nasa nang anak ko, Hailey? Gusto ko silang makita. Emosyonal nitong tanong. Si Sue naman ay napangiti. Kaya pala ang gaganda ng mga pamangking ko. Nagmana sa tita nila. Magbibihis lang ako. Sasama ako sa Siargao. Sabay talikod. Hila-hila ang travel bag. Biglang namagitang kinasik ang katahimikan habang yakap siya nito. Mataman siyang tinititigan na tila ba hindi makapaniwala. Ilang sandali pa ay nakapagpabook na ito ng flights pa Siargao. Dahil ora mismo gusto nitong makita ang kambal. Ni ayaw nitong ipagpabukas ang pag-alis nila at dahil makulit si So ay kasama niya itong nagbiyahe ni hindi naabisuhan ang abuela ng dalawa dahil wala ang matanda. Nagulat na lang ang kanyang mama pagkakita sa kanila nang dumating. Hailey anak, ba't napauwi ka? Kasama mo pa si So, pagtataka nito. Good evening po. Ako po ang ama ng kambal. Ako po si Sik Puertes. At narito ko para makita ang mga anak ko. Si Sik na mismong nagsalita. Nagulat naman ang kanyang ina at natuwa ito. Salamat kung ganon. Hali kayo, pasok. Tita, kapatid po ako ni Kuya Sik. Si Su naman ang nangingiti. Ha? E kaya pala magkahawig kayo. Bulalas ng kanyang ina. Ako'y naguguluhan lang ha. E saan ba nagsimula ang lahat kina Sik at Hailey? It's long story, tita. Pero ikukwento ko sa'yo. Nauulinigan niya na ang dalawa sa labas nang pumasok sila ni Sik sa loob ng bahay. Saktong nasa duya naman ang dalawang bata at may hawak na laruan. Buong pananabig yung kinarga ng sabay ni Sik at inalika na parang maluha-luha sa sobrang saya. Siya naman ay inalalaya ng lalaki sa paghawak sa kanilang anak. Ganon din si Sue. Nakipag-agawan nito sa kuya nitong kargahin si Lovely. Ang ina naman niya ay nagtungo sa kusina upang maghanda ng makakain nila. Sa gabi ding yun ay nagpaalam si Sik sa kanyang mga magulang na papakasalan kaagad siya. Hindi naman tumutol ang mga ito, bagkos ay natuwa pa. Pero hiniling ng magulang niya na nasa probinsya sila ikasal at pumayag naman kaagad ang lalaki. Ang cute nila, babe. Isang gabi, habang napapagitnaan nila sa higaan si Lovely at Hanili, ay saad ni Sik. Nakatingin ito sa kambal na mahimbing na natutulog. Cute ka kasi, ngumiti siya. Bahagya itong natawa. You make me so happy, Hailey. I can't believe even right now na nagkaroon ako ng ganitong supling. Naiiling ito sa sobrang tuwa. Kung masaya man si Sik ay mas higit siyang masaya ngayon dahil buo na sila. Dahil malapit na silang ikasal na dalawa at sa pangyayaring yun, siya na ang pinakamasayang bride sa buong mundo.
At nangyari naman, dahil wala pang isang linggo, ay ikinasal na sila ni Sik. At pagkatapos ng kasal, ay lumuwas kaagad ng Maynilang mag-asawa. Ganun na lamang ang saya ng abuela ni Sik nang makita ang kambal. Sa katunayan, ay nagpa-welcome party pa ito para sa cute na cute nilang baby. Simula noon ay lalo pang naging masaya ang kanilang pagsasama. Kung dati dumadayo pa si Sue sa iba't ibang lugar para lang makapag-vlogs, ngayon ay sa kambal na ang pinagtutuunan nito ng pansin. Ito ang araw-araw na kinukuhaan ng video. Simula pagising hanggang sa pagtulog na talaga namang tinututukan ng mga followers dahil sa cute na cute nilang kambal ni Sik. Tita, I'm ready! Suot ni Hanely noon ang parang nurse nitong suit para sa vlog ni Sue. 3 taon na noon ang nakakalipas at pareho ng 3 years old ang kambal. Game na game ang magkapatid na humarap sa kamera dahil araw-araw na ito yun ang ginagawa. Sanay na sanay ng dalawa. Ito pa nga ang gumagawa ng introduction. Siya naman ay nanunood na lamang sa mga ito. Hi babe! Saktong tumawag si Sik. Huwag mong sabihin mismo na naman ang kambal, katatawag mo lang kanina. Actually babe, ikaw ang na-miss ko. I love you wife. Ang nga pala, maaga ako uwi. Wala kasi akong magawa sa office. Anong gusto mong pasalubong? Gusto mo lang umuwi eh. Kunwari ka pa, ngiti niya. Natawa ito ng bahagya. Yes, gusto ko ang umuwi. Gusto na kitang makita. Anong ginagawa ng kambal? Iniharap niya ang cellphone sa kambal na nasa sala upang makita ng asawang 2 anak na abala sa kalokohan ng tita Sue nila. Natawa si Sik dahil umaarting nurse ang anak niyang si Hanely at eto namang si Lovely ang pasyente. Alam mo babe, someday magiging best actress ang isa sa mga anak natin. Napanood ko ang vlog nila and they know how to act with emotions. Sinabayan ni Sik ng mahinang tawang sinabi. Para sa kanya, si Sik ang tipo ng ama na napaka-supportive sa anak. Dati nung baby pa ang mga ito, bumabangon talaga ang asawa upang magtimpla ng gatas at magpalit ng diapers. Katuwang sila sa pag-aalaga. Kaya naman ngayon pa lang, batid niyang magiging maayos ang pagpapalaki nila sa kambal. Ilang sandali pa'y nagpaalam ng kanyang asawa na mag-a-attend ng meeting. Then pagkatapos ay uuwi na. Kinahapunan ay masayang-masayang sumalubong ang kambal pagdating ng ama na hindi magkamayaw sa pagkukwento. Siya naman ay masaya lang na nakamasid. Pagkatapos ay binalingan siya nito at ikiniya sa silid nila. Naglalambing itong niyakap siya pagkatapos ilak ang pinto. Babe, pwede mag-request? Pabulong nitong tanong malapit sa kanyang tinga habang nakangiti. Isa pang twin please. Pero next time, lalaki naman. Ano? React niya. Yes babe, ngiti nito. Kaya pala ang lambing nito sa kanya simula kanina. Dahil may gusto itong hingin. Kalaunan ay hinalikan siya ng asawa sa labi habang dinadala sa ibabaw ng kama. At biglang marupok na naman siya sa halik nito. At nanguyapit kaagad siya sa liig ng asawa. At excited na tinugon ang bawat alab ng halik ni Sik. At pagkalipas ng 9 buwan, ay nagsilang na naman si Hailey ng kambal. Pero sa pagkakataong yun, ay lalaki naman.